Pitong minuto ang makalipas ang alas 6. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Port Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Webes, August 4, 2022. At narito na ang mga balita na dapat yung abangan ngayong umaga. Pagkakaroon ng chopper ng Palawan PNP, hihilingin ni Board Member Ryan Maminta sa PNP National Headquarters. Pacific Partnership 2022 magsisimula na ngayong araw, 7,000 pasyente target na maoperahan. Deferment ng transport modernization sa Puerto Princesa o pagkwestiyon sa korte ng programa ang posibleng gawin ni Konsehal Nisario Awat sa napipintong phase out ng multicab at jeep sa lungsod. Head ng NCIP Palawan nagpaliwanag sa Provincial Board sa isyu ng hindi pagkakaroon ng IPMR sa ibang munisipyo. Sa police report, rank number one wanted sa provincial level na tiklo sa bayan ng Taytay. Sa showbiz balita, environmental documentary na delikado na ginawa sa Palawan, closing film ng Sinimalaya Independent Film Festival. Sa balitang Good Vibes, musical instrument na tipano ng Puerto Princesa, kinilala ngayong Linggo sa musikang Pilipino. Ang detalye ng mga balita, yan abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho at unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga! Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabaya din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. DYPR,
Balita sa umaga. DYPR Balita. 12 minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita, pagkakaroon ng PNP chopper para sa PNP Palawan, hihilingin sa PNP National Headquarters ni Board Member Ryan Maminta. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Hihilingin ni Board Member Ryan Maminta sa pamunuan ng Philippine National Police na bigyan ng PNP chopper ang Palawan na Police Provincial Office. Layunin umano ng paglalagay ay upang mapadali ang responde ng Police Palawan na sa malalayong isla ng lalawigan at malugar na hindi agad naabot sa mga panahon na ng responde na kailangan agad ang presensya ng mga pulis. Sabi ni Board Member Maminta, nakapag-usap sila ni Palawan PNP Provincial Director Police Colonel Adonis Guzman at sumasakayan ito sa kanyang plano na dapat ay mayroon nga para mas mapadali umano ang kanilang ginagawang pag-responde sa malalayong lugar ng Palawan. Sa kasalukuyan may dalawang PNP chopper ang nakatalaga sa PNP Mimarupa Region na tatangkay nila na maitalaga dito sa PNP Palawan. Naniniwala si Board Member Maminta na malaki ang tsansa na mapagbigyan ang kanilang kahilingan dahil nakikita naman umano ng pamunuan ng PNP na masyadong malawak ang lalawigan kaya kailangan ng ganitong transportasyon. Sakali na pagbigyan ng hiling na plano ay ilalagay umano niya sa hangar ng Air Force and Chopper para safe ito at may magbabantay bagamat hindi pa na pag-uusapan ang pondo na gagamiting maintenance sa helicopter kasama na ang fuel at piloto nito. Pag-uusapan na lamang daw ito kapag naging positibo na ang kanilang kahilingan. Romel Luzares para sa DYPR, ang una sa puso na mapanawin niyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Formal nang nagbukas kahapon ang isang programa o sa pamamagitan ng isang programa sa Mendoza Park, ang Pacific Partnership sa bagitan ng city government. Isa itong malaking multi-humanitarian assistance and disaster relief preparedness mission na binubuo ng iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos at United Kingdom. Lulan sila ng U.S. Mercy Ship na kilalang barkong panggamutan ng U.S. Navy. Magsasagawa sila ng medical dental field training and orientation at maritime exercise. Aabot sa 7,000 pasyente ang nakatakdang mabigyan ng libreng operasyon hanggang August 15. Ayon kay Rear Admiral Mark Malson, ang commander ng Task Force 73, ito na ang 17th taon ng Pacific Partnership na nagsimula pa noong 2006. Ang pagpili sa Puerto Princesa bilang benepisyaryo ay base sa rekomendasyon ng Filipino team ng Pacific Fleet na nakita nilang mas marami ang nangangailangan ng tulong lalo na sa aspetong medikal. Sa pagharap sa kahapon ng Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, sinabi nitong tinitiyak nilang ito na ang pinaka-the best na 7 stopover ng U.S. Mercy Ship dahil gagawin nila ang lahat para masigurong ligtas at maayos ang mga bisita. Ayon naman kay Vice Mayor Nancy Socrates, malaking kapakinabangan ang pagbisita ng U.S. Mercy Ship. Nakadalo na anya siya sa mga training ng mga bisita at marami anyang natutunan ang pamahalang panlungsod na kung maaari ay maging taunan na itong aktibidad sa syudad. Maliban sa libreng medical operation, nagtayo rin ng mga daycare center sa malalayong barangay ng lungsod ang grupo ng Pacific Partnership. Sa ibang balita pa, deferment ng transport modernization sa Puerto Princesa o pagkwestiyon sa korte anang programa ang posibleng gawin ni Konsehal Desario Awat sa napipintong phase out ng multicab at jeep sa lungsod. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Sakali na hindi talaga kayanin ng mga operator ng multicab at jeepney na o sa lungsod na makapag-purchase ng makabagong sasakyan na ipapalit sa kanilang jeep at multicab bago tuloy ang ipatupad ang phase out, ay dalawa ang nakikita ni Konsehal Desario Awat na maaring gawin bilang committee chairman ng transportation. Una ay ang paghingi
o paghilinga ng deferment ng transport modernization plan na sa buong lungsod habang hindi pa nakakabuo ng pambili ang mga operator o kaya i-extend na ng isa pang taon bago ipatupad ang transport modernization na ito sa lungsod. Ikalawa, ang posibleng pag-question sa department order ng transport modernization na ito dahil hindi naman daw nakabase sa national law ito. At ang department order lang ng National Department Office tulad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Kaya posible itong iapila sa korte para sa deferment at pagpapatupad o kaya ay habaan pa ang panahon bago ito maipatupad. Sabi pa ni Consel Awat, ang order na ito ay hindi tumutugma sa layunin ng modernization dahil hindi naman kukumpiskahin na ang mga multicab dahil papayagan pa rin itong tumakbo sa highway as private kung saan hindi pa rin mabawasan ang usok na gustong mawala ng DNR. Kaya gustong magpatakbo ng mga pampasada na di-battery na o battery operated na ang mga masada. Nandyan pa rin ang usok, nandyan pa rin ang mga emission test kaya tila wala pa rin magbabago, dadami pa ang mga sasakyan na magiging contributor ng usok sa lansangan. Ang mga yan umano ang patuloy na ginagawa ng solusyon ni Consel Awat habang mahaba-haba pa ang nakatakdang phase out ng multicab. Kung saan ngayong araw muling magpapatuloy ang public consultation ng Committee on Transportation para sa paghahanap ng solusyon sa problemang kinakaharap. Romel Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang provincial government sa bayan ng Rojas naman na mahagi ng local social pension. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Jenny Belmonte. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga binisyaryo pa rin ng madaling araw na WD sa bank ng 68 na mga binisyaryo ang senior citizens ang tumanggap ng kanilang tulong pinansyal mula sa pamahalaang panlalawigan. Ito ay may kabuuang 702,000 pesos na kung saan saklaw ng mga nasabing binipisyaryo ang kanilang pension para sa buwan ng Enero hanggang Hunyo sa nakalipas na taon. Nasa 494 naman ang bilang ng mga binipisyaryong senior citizens ang napagkalooban din ng kanilang pension para sa mga buwan ng Hulyo hanggang Disyembre taong 2021 na may kabuuang 741,000 pesos. Ang 50 persons with disabilities naman ay napagkalooban din para sa mga nagdaang buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Ito ay may kabuuan ding 150,000 na tulong pinansyal. Ang mga nasabing binipisyaryo ay personal na pinagkalooban sa pamamagitan ng PSWDO. Ito ay sa ilalim ng Local Pension Program for Indigent Senior Citizens and Persons with Disabilities at alinsunod din sa direktiba ni Governor Dennis M. Socrates para sa isang layuning matulungan sila sa kanilang mga pangunahing pangangailangan at maiparamdam ang pagkalingan ng pamahalaang panlalawigan. Jenny Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Jenny Belmonte. 12 minuto makalipas ang alas 6, ang iba pang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo.
Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Fitness Camp is now in Puerto Princesa. They offer weight loss program, weights training, functional training, boxing, mixed martial arts, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Zumba, and supplement shop. Fitness Camp is located at Junction 1 Center between Honda Prestige and National Bookstore. For inquiries, call or text 0908-211-4362. Fitness Camp is open Monday to Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Fitness Camp, set the trend. Join the squad. See you at the camp. GYPR Balita sa Umaga. At sa pagpapatuloy ng ating balita, head ng NCIP sa Palawan nagpaliwanag sa Provincial Board sa issue ng hindi pagkakaroon ng IPMR sa ilang munisipyo. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. GYPR Balita. Nagpaliwanag sa sanggo ng panalawigan nitong Martes ang namumuno sa National Council for Indigenous People Palawan na si Attorney Jansen Juntilla, kung saan sinabi nito na hindi sa NCIP ang problema kundi sa mga LGU na hindi kinikilala ang mga napiling IPMR representative o kaya naman ay sa mga namumuno ng sanggunian. Halos matatapos na kasi ang termino dapat ng mga IPMR tulad sa bayan ng Abulana at iba pang mga munisipyo sa lalawigan para sa hindi pagkakasundo ng mga ito kung kaya't nagkakaroon ng problema. Sinabi din ni Juntilla na kahit may standing memorandum order ang National NCIP sa pagpapatigil sa pagpuproseso ng mga endorsement sa lahat ng IPMR sa bansa ay maaari pa rin naman daw na ipagpatuloy dito sa Palawan, lalo na sa mga wala pang IPMR representative sa kanilang barangay, bayan at iba pa. Rami Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Rami Luzares. Manging isda mula sa lungsod ng Puerto Princesa na ilang araw na hindi makontak ng pamilya na rescue ng Coast Guard sa Barangay Ramos sa Balabac. Ang detalye ng balita mula kay Jenny Abilmonte. Sa Barangay Ramos sa bayan ng Balabac, natagpuan ang mangingisda at ang bangka nito na kaangkla sa lugar 6 nautical miles ng Barangay Ramos. Ang mangingisda ay si Jose Archie Reyes, 37 anyos, residente ng Barangay Tagboros, Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, dahil umano sa pagkawala ng komunikasyon ng ilang araw, ay nag-alala ang asawa ni Reyes matapos na hindi ito makontak. Kaya naman, agad itong ipinagbigay alam sa mga kawanin ng Coast Guard District Palawan. Matapos ang impormasyon ay agad namang nagtungo ang search and rescue team ng TSG Balabac kasama ang MDRMO Balabac sa lugar na kinaroroonan ni Jose Reyes. Dinala si G. Reyes sa Coast Guard Station Balabac para sa medical check-up sa tulong ng Rural Health Unit Balabac at nasa maayos naman ang kondisyon. Jenny Rose Tan Belmonte para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita Police Report. Ranked number 1 wanted sa provincial level na tiklo ng mga otoridad sa bayan ng Taytay. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Arestado sa Barangay Poblasyon Taytay, Palawan ang most wanted at ranked number 1, number 2 sa provincial level na kinilalang si Arsenio Capa Sabalo, 47 anyos, binata, at mamangingisda ng sabing lugar. Naharap ang suspect sa 2 counts ng rape kung saan walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalan nitong kalayaan. Ang suspect ay naaresto ng Taytay Police at iba pang pinagsalib na police operative sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Emmanuel Ardaso, presiding judge of Family of Court, 4th Judicial Region for the crime of rape under Article 266A, Paragraph 1 in relation to Article 266B ng revised Penal Code. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niyo.
26 na minuto makalipas ang alas 6 sa aming pagbabalik. Environmental documentary na delikado na ginawa sa Palawan, closing film ng Sinimalaya Independent Film Festival. At sa balitang Good Vibes, musical instrument na Tipano ng Puerto Princesa, kinilala ngayong linggo ng musikang Pilipino. Ang mga detalye ng balitang yan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaking naitulong na eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala! Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide, kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. GYPR Balita sa Umaga, Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, documentary or environmental documentary na delikado na ginawa sa Palawan, closing film ng Sinimalaya Independent Film Festival. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. Tampok ngayong alas 6 ng umaga sa pagkatapos ng Sinimalaya Independent Film Festival ang award-winning na environmental docu-film na Delikado. Kinunan dito sa Palawan ng Australian journalist turned director na si Carl Malacunas ang nasabing pelikula. Online o live streaming ang showing nito ngayong araw bilang isa sa closing film ng Sinimalaya. Ang Delikado ay tumalakay sa mga tinatawag ni Malacunas na mga environmental defenders sa Palawan, gaya ni board member Nieves Rosento at ni Attorney Bobby Chan ng Palawan NGO Network Incorporated at ng iba pang paralegal enforcer na sinamahan niya sa mga kabundukan ng Palawan na lumaban sa mga illegalista, ganun din sa mga dayuhang nangangamkam ng lupain.
Ito ang kauna-unahang Philippine viewing ng Delikado. Una itong naipalabas Abril ngayong taon sa isang film festival sa Amerika at kamakailan ay nanalo itong Sustainable Future Award film sa Sydney Film Festival. Joel Contribida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating Balitang Good Vibes ngayong umaga, ang huling linggo ng Hulyo ay ipinagdiriwang ang linggo ng musikang Pilipino kung saan kinilala ang husay at galing ng mga Pilipino musicians, singers at banda. Maliban sa mga artist ay binigyang pugay din dito ang mga katutubong instrumento sa musika. Isa na dyan ang tipano o flute in English na yari sa babuho at kilalang traditional na wind instrument sa pagtugtog ng musika. Sa inilabas na pagkilala ng National Museum of the Philippines, inihanay bilang gamit pang musika ng mga Negrito ang tipano na naitalang natuklasan dito sa Puerto Princesa. Ang mga Negrito na pinapaniwala ang galing sa lahing Malay ang sinasabing sinaunang katutubong naglakbay sa tulay na yelo noong unang panahon. Ginagamit ng mga Negrito ang tipano sa pagtugtog at pagkanta. Tradisyon ito sa kanilang panliligaw, pang-aliw habang nagtatrabaho at maging sa kalungkutan ay kanila rin itong pinapatugtog. Ang tipano sa ngayon dito sa Palawan ay kilala ring instrumento ng mga kuyunon at bahagi ng iba't ibang okasyon. Balitang Good Vibes. Weather Report. Sa ating ulat at panahon, isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at isang bagong low pressure area ang nabuo kaninang madaling araw sa silangan ng Visayas. Ang bagyo ay nasa east ng Ibayat, Batanes at nasa Mayagiwan, Eastern Samar. Mababa ang tsansa nito maging bagyo, ngunit mapapalakas ito ng habagat sa na siyang nagpapaulan sa Timog Luzon hanggang weekend. Sa Palawan, magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan ngayong umaga at may mga pag-ulan sa norte ng lalawigan at buong araw ay mataas ang tsansa ng mga mahinang pag-ulan. Wala pa rin sea travel suspension hanggang tatlong araw. Ngunit kapag may mga pag-ulan ay posibleng umabot ng 2 metro ang taas ng alon katumbas ng isang palapag. Sumikat ang araw alas 5:56 ngayong umaga at lulubog ito alas 6:28 mamayang hapon. Magandang umaga, Joey Bacani, Faiza, kay Faiza at kay Sandera. Yan. At magandang umaga rin kay Ate Rose Torres at kay Nanay Milalim dyan sa Barangay San Pedro at kay Ate Ida Viray. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamaya alas 12:30 hanggang alauna. DYPR Balita dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang morning. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa 95.11 FM.